And I give up forever touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. I don't wanna go home right now because I can't go home right now kasi malapit na pang ma-expired ang passport ko. Hindi ko na malayan kasi nagkaroon po ng pandemic. So, unfortunately, hindi ko siya na-process ng mas maaga. Kaya sa video na to, samahin niyo muna ako sa capital city ng Australia para i-renew yung passport ko. At dun po sa hindi pa nakakaalam, ang capital po ng Australia ay hindi Sydney, hindi rin Melbourne. Ang capital po ng Australia is Canberra. So tara, samahan niyo muna ako at i-process natin ang renewal ng aking passport. Alamin muna natin kung gaano kalayo yung pupuntahan natin, kung saan tayo dadaan gamit yung Google Map. Search natin siya. The Canberra. Ayun, ACT. Canberra, ACT. Uy, look. So, 661 kilometers. Woo, 6 hours and 45 minutes. Wow, grabe, layo pala. So, okay lang yan. Maganda naman yung daan dito. Walang traffic. Ready na yung mga dadali natin. So, dahil sobrang layo ng pupuntahan natin, almost 7 hours yung papunta pa lang ng Canberra, tapos 7 hours din pabalik. So, yan, nagdala na ako ng inumin. At syempre, yung mga requirements natin, nagdala rin ako ng extra power bank na solar. Ayan, chichirya, donut, itlog, saging. Ayan. Marami naman tayong madadaanan sigurado na mabibilan, pero mas maganda kasi yung may baon ka na para sure. Hindi natin masabi kung ano yung pwede mangyari sa daan. So ayan. Yun lang yung mga basic na kailangan nating dalhin. So yun. I think ready na lahat. Okay na yung mga requirements natin. May mga baon na tayong pagkain. Alam na natin kung saan tayo pupunta. Alam na natin kung saan tayo dadaan at kung gaano kalayo. So, let's do it! Good morning, guys. So, time check, 1:30 ng madaling araw. Tatakbo na tayo papunta sa Canberra. Gamit natin. Double check lang ulit. So, today 10:45 ang ating schedule ng appointment natin. Okay. Ayan.
Ayan guys, time check 4. So pahinga muna tayo tsaka yung sasakyan para makapahinga din. So, tumigil muna tayo dito sa actually intended talaga to sa ano para makapagpahinga yung mga nagta-travel ng malayo. So ayan, yung mga bench sila. Siguro may lutuan pa doon. Pwede siguro magluto doon. So free yan. Free to. May toilet dito. Ayan. Ganda ng toilet nila, di ba? Tingnan nga natin yung loob. Ayan, medyo umuulan, maulan tong biyahe natin na to. So ito yung toilet nila, oh. Public toilet. Oh, di ba? Toilet. Pahinga na tayo 10 minutes, so pwede na yun, malaking bagay na yun. Takbo na ulit tayo. 1, 2, 3, come on! Sakto 9:10 AM, so mahaba pa yung oras natin. Sobrang aga natin actually, kasi 10:45 pa yung ating schedule. So okay lang, mas maganda na yung mas maaga kaysa late. Pabasok na tayo. Embassy of the Philippines Consular Section. Consular Section tayo. Yes! Good job, Marky Boy! So, yun guys, tapos na yan. Wala pang 20 minutes. Since nandito na rin lang tayo sa capital city ng Australia, wag na natin palampasin yung pagkakataon na pasyalan yung Parliament House. Guys, andito na tayo sa Parliament House dito sa capital ng Australia, ang Canberra. Ikot-ikot lang muna tayo. Uy! Wow! Wow, wow, wee wow! Yan, no? Diba ang ganda niya, no? Kung
maganda to. Tingnan natin itong kabila. Mas maganda. Grabe oh. Lapitan natin. Binuksan siya daw ayon sa Google noong 1988 at inumpisahan siyang i-construct noong 1981. So 7 years of construction. Maganda ng ibon, no? Mabait, hindi lumilipad kahit lumalapit yung tao. Ayan guys, hindi siya basta building lang, historic site siya. So I feel blessed na napuntahan ko ang isa sa pinaka kilalang lugar dito sa Australia, ang Parliament House. Hindi lang tayo. Yun guys, sobrang sarap ng pakaramdam. Una-una na process ko ng maayos yung passport, wala akong naging problema. And then napuntahan pa natin yung isang sikat na tourist destination dito or isang historical site dito sa capital city ng Australia, ang Canberra. Yung kanilang Parliament House. So sulit yung lakad. So uwi na tayo. Panibagong 7 hours travel na naman. So let's go, start na tayo. Layover muna tayo. Medyo nakakaramdam na ako ng antok. Malayo pa yung biyahe natin, 6 hours pa. So ito, may nakita ko ng isang park. Tambay muna ako siguro dito mga 30 minutes siguro. Pwede mo ang lari. Oras na 12:30. Alright, targa na ulit tayo. 1, 2, 3, come on. Guys, layover muna uli. May papakita lang ako sa inyo. Nakikita nyo ba yung malawak na lupay na yan? Yan, lahat ng naaabot ng tanaw nyo. Lawak, diba? Yan, hindi po sa akin yan. Grabe oh, lawak ng lupay ng Australia talaga oh. Mas marami pa yung siguro mas marami pa yung baka at saka mga tupa dito sa area na to. Layover muna ulit tayo. Medyo malayo-layo pa. Stretch muna. Ayan, time check. Mag-5 na. So, lumulubog na ulit yung araw. Ayan, Melbourne, 230k pa. Roughly mga 2 hours pa yan. So, ayan. Siguro last stop na natin to.
Muntik na tayong maubusan ng gas. Buti na lang. Dinadaanan tayo dito. 1, 2, 3, come on! I love you and thank you, Lord. Bahay na. Time check, 7:30. Andito na tayo sa bahay. Ayos. Thank you for watching, guys. Grabe, sobrang nakakapagod nung road trip na yon. Pero, at the same time, masarap sa pakiramdam kasi na naging successful yung talagang purpose ng lakad na yon. Renew yung passport ko. Yun yung first time ko na mag-drive ng ganun kalayo. At the same time, yun din yung first time na na-document ko yung ganun klaseng road trip. So, it's a good experience na pasyalan pa natin yung Parliament House. And then nakita natin kung gaano kalawak yung bakanting lupa dito sa Australia. A little bit intense din kasi muntik nang maubusan ng gas, pero sobrang thankful talaga ako kay God dahil makakita tayo agad ng gasoline station, so wala nang nangyaring kaberya. Salamat talaga. So ayun, we're back, nasa bahay na tayo. Thank you, Lord. And thanks din sa Google nga pala dahil tinuro mo sa akin yung tamang daan. Thank you guys again for watching. Sana mag-subscribe kayo sa channel ko. Dating Cantaterong Noiti, ngayon Papa Big La Corte. And till next video, guys, stay safe.